Okay, ayan, ready na po tayo na hindi na po kayo pwedeng mag-unmute. Okay, I'll just gonna press the magic button. Ayan, sa mamaya po tayo mag-usap-usap. And if possible po, paki-on po ang ating po mga camera para naman po magkakakita-kita naman po tayo. Okay, so although I know sa Pilipinas medyo bumabagal pong internet connection kapag po naka-on ang camera. Okay, so basta mamaya magpakita po kayo sa amin para makita naman po namin ang inyong po mga kagandahan at kagapuhan, of course. Ayan, ito na po ang ating pong presenter, which is napakaswerte niyo pong lahat kasi isa po ito sa ating pong pinagmamalaki na coach at mentor. Marami na po siya natulungan sa ating pong negosyo pong ginagawa po ngayon at isa po siyang OFW. Okay, that is before at ngayon po isa na po siyang negosyante pero naka-base pa rin po siya dito sa Dubai. Okay, siya po mag-share po sa atin ng napakagandang business, of course, ang kanya rin pong journey sa ating pong negosyo na ito, i-share po niya rin sa inyo mamaya. Okay, natito na po ang ating pong lady boss. Okay, talagang powerful speaker po natin, of course. At ito na po, ever beautiful, ever sexy naman po talaga ito. Ang ating pong pinagmamalaki palagi, ang ating pong coach, presenter, mentor, lahat na nasa kanya na, di ba? Miss MJ. Hi, Miss MJ. Ay, ako, sorry naman, na-mute mo pala. Ayan. Sorry naman. Sunurin ako masyado eh. Na nakamute po lahat. Hello po everyone. Hello world kasi nasa iba't ibang ano po tayo nakikita po tayo sa Pilipinas at ibang panig po ng mundo. Tinitingnan ko yung mga participants eh. And shout out ko syempre yung special guest ko na si Ma'am Jackie. Ayan, nakita kami. Ma'am, makikita din tayo, di ba? Hindi kami nag-awit kanina umaga kay Ma'am Janet. And of course, the rest of the guests po natin, sit back and relax. Ako na po ang bahala sa inyo. At pasalamatan ko muna syempre yung aking napakagandang co-host na si Miss Janet. Okay na, alam ko naman po nga, lagi naman talaga pong maganda yan. Okay, at gusto ko yung kanyang bangs ngayon na straight na straight. Ayan, so lahat po ba dito is excited malaman kung bakit po dapat yung pakinggan yung aking pong ipipresent kasi naman ito po, baka ito na po yung matagal nyo na pong inaantay, okay? Baka ito na po yung matagal nyo pong pinapangarap na negosyo, dito nyo lang po makikita, okay? So before po ako mag-start, I would like to introduce myself. My name is Mary Jessady. So MJ na lang po para mas maiksi at hindi masyado nakakatang twister po sa inyong pong pandinig. Okay, so isa po kong OFW, gaya po na nabanggit ni Ma'am Janet. Isa po kong senior HR by profession. So I've been here for the past 13 years. So matagal na po tayong empleyado at OFW dito po sa Dubai. Okay, so ginagawa ko po itong business kasi I do believe na hindi po sapat na isa lang po ang source of income. Tama po ba? Lalo na po sa panahon ngayon, hindi po dapat tayo makontento or dapat satisfied lang sa isang source of income. Lalo na po na marami pong nangangailangan ngayon ng ano, dagdag kita, di pataas ng pataas po ang mga bilihin. Tama po ba? So, ginawa ko po ito part-time but that was 8 months ago. Okay, because 8 months when I decided to quit my job dahil naniniwala po ko, ito na po, natagpuan ko na po yung forever ko dito po sa ating business. Ito po yung nagbigay sa akin ng time freedom. Hindi ko na po kailangan pang magkaroon ng amo, mga muhan, at ito po, dito na po ako nakapokus. At mamaya po maintindihan nyo kung bakit mas pinili ko pong iwan yung pagiging empleyado at dito na lang po tayo magfocus sa ating business. Okay, so para mabuhay ko po ang mga dugo nyo, medyo maano yung mga ano natin, mga antok-antok sa ating pong mga diwa. Kasi maganda po itong pag-uusapan natin ha, dahil gusto ko po nakafocus po ang bawat isa. So meron lang po tayong konting house rule. So alam naman po natin, nandito po tayo para malaman itong business. So bawal po ang distraction kasi medyo madali po ako ma-distract. So baka makalimutan ko po yung mga mahalagang bagay na dapat ko po i-share sa inyo. So make sure na nakamute naman po kayo lahat. Just in case lang na ma-unmute, kindly mute lang po ang inyong mga microphone. Number two, please open your camera. But then yung pong mga nasa Pilipinas, I know na bumabagal ang signal or yung pong data or wifi kapag nakabukas yung camera. So okay, sige, ano po yan? Given po yan, so wala tayong magagawa. And then mamaya, meron po tayong question and answer para po sa mga hindi magiging clarify or hindi magiging clear po sa inyo. Bibigyan ko po kayo ng chance na magtanong para po ano natin siya, maklear po natin. Okay, so ngayon po ang pag-uusapan natin, not only just one business, pero all 11 in one po ito. So ito po yung tinatawag nating online franchise. So bakit ba online franchise ang ino-offer namin? Kasi instead na tayo po ay mag-iisipan ng traditional business nowadays, ito po yung mga business na sobrang trending. Whether you like it or not,
okay tayo po ay pumapasok na sa new normal o sa new era po ng online negosyo. Okay, at ito po, pakilala ko po sa inyo kung sino po ba yung founders ng ating pong online franchise business concept. Na kung hindi po dahil sa kanila, wala po tayo dito sa ating pong webinar. Of course, sila po ang behind the success. Pero malalaman niyo po, bago po sila naging successful sa online business, is papakita ko muna sa inyo yung background po nila para mas makilala niyo po sila. So, wala pong iba ang ating pong mga owners or yung pong tinatawag po nating franchisor kasi ito pong business natin is franchising business. So, sila po ang mga franchisor natin. Tayo po ang magiging franchisee or mga aspiring franchisee po nila. So, silang dalawa po, ayan, sa aking harapan po, no, sa aking screen, Mr. Jonathan So, the President and the CEO. Siya po yung may pagkasinitulok sa aking screen. Okay, may pagka-Korean din ang dating. So, siya po yung napakabait po natin na napaka-ano naman talaga, kisig na presidente at CEO. While yung naman po nasa kabilang side, yung may malalim na dimple na napaka-pogi din naman, siya naman po si Mr. Carlito Makadangdang, the Vice President and CFO. Yung ating pong company is JC. Bakit po naging JC? Derived from their initial names, Jonathan and Carlito. Kaya po naging JC. Okay, so kung kayo po ay curious malaman, sino ba itong mga to, ano bang relationship nila, magka-mag-anak ba ito, magkaibigan po sila since nung bata pa po sila hanggang po makatungtong ng college, mag-classmate po sila sa De La Salle University sa kurso pong IT. And then after that, nag-negosyo na po itong dalawang ito. Gusto niyo malaman kung ilang taon na po sila? 37 pa lang po sila. Sobrang bata po nitong mga owners natin. Kahit po sobrang bata ng mga yan, okay, hindi po yung baguhan sa pagnenegosyo kasi ang tagal na po nilang nagnenegosyo. After po nila makagraduate, tuloy-tuloy na po ang kanilang pagiging negosyante po. Okay? At talaga namang, they are considered po na one of the youngest self-made billionaire po sa Pilipinas. Hindi po basta milyonaryo ha, mga billionaire, talagang mayayaman po itong dalawang ito. Bakit sila naging mayaman? Kasi mamaya malalaman niyo po kung gaano po kalaki yung ating company. But before that, syempre, ipagyayabang ko muna yung mga iba't ibang awards na nakuha po nila during times of pandemic. Year 2020, we know it's been hard for everyone. Mapa-OFW man yan or nasa Pilipinas ka o nasa ibang panig ang mundo, ramdam mo po yung dinaanan po nating pandemic. Tama po ba? So lahat po tayo nagulantang sa taong 2020. Pero kahit po maraming company ang nagsarado kasi marami pong hindi naka-adapt, marami pong hindi naka-adjust, pero yung company po natin, nanatili po silang malakas, okay, at ang maganda pa po dyan, nagbukas po sila ng napakadami pong mga opportunities po sa bawat kababayan po natin. At isa po ako sa talagang proven and tested na nakita ko po yung tulong na ginawa po nila sa mga kababayan po natin. At dahil po dyan, nakakuha po sila ng iba't ibang awards. Okay, unahin po na po dito yung Most Outstanding Global Entrepreneurs of the Year 2020 na iginawad po ng Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation po. So isa po sila sa napili talaga dahil nakita po nila yung pong kanilang service po, no, yung kanilang pong pagtulong sa ating mga kababayan. At not only that, tayo din po ang nanalo na best MLM company or best multi-level marketing company kung saan napakadaming mga MLM company sa Pinas, pero tayo po ang napili. So isa po yan sa talagang pride po natin. Okay, pinagmamalaki po namin yan. So, hindi lang po yun dahil isa po sa pinaka-blessing po ng ating mga owners at mga pinaka-company po natin. Last year, tayo rin po ang napiling best franchise company. Marami pong franchise company sa Pilipinas, pero tayo po ang napili. Imagine niyo po yan na ganun po tayo katatag at the same time, ganun po kasi kaganda yung ating system. So kung bakit po tayo ang nanalo, dahil syempre magaling po at maganda po yung ating business. Okay, so sino po bang nagbigay ng award na yan? So ang nagbigay po niyan, ang Asia Leaders Awards. Kasabay po nilang na-awardan nung time po na yan, si Mayor Isko Moreno, if you are familiar. So, sinama ko lang po dito dahil isa rin po ako sa tagahanga nitong ating napakabait na mayor na to at napakagaling din naman talaga. So, ito po yung ilan sa mga awards na nakuha po ng ating mga owners. Since pinag-uusapan po natin ang background nila, bakit importanteng malaman nyo? Kasi I know, I've been there, kung saan po kayo nasa situation ngayon, isa rin po akong negosyante at talagang bago po ako pumasok sa kanilang negosyo, inalam ko muna kasi hindi ko po talaga igigibap yung aking career
for nothing. Tama po ba? Sino po ba ang magsasayang ng 13 years tapos papasok sa business na to? So talagang sinigurado ko muna kung stable at matatag, stable at talaga naman po malaki ang company. So eto po, I'm gonna show to you po, share sa inyo kung gaano po kalaki ang profile ng company natin. Si JC po ay may tatlong business industries. Okay? Meron po silang food business, meron silang health and wellness. They also have ito pong IT company at yung pong pinakabago po nila na TokTok, which in line with delivery services. So isa-isahin po natin sila para hindi po kayo malito. At I hope sinusulat po ng mga guests natin kasi ang dami talaga po natin pag-uusapan. Ang JC po ang nagmamay-ari ng JC Worldwide Franchise Incorporated, kung saan iba't ibang mga food concept po ang nandyan. Mostly, makikita mo itong mga to nung wala pa pong pandemic, nasa mga malls yung mga yan, nasa food courts, nasa mga LRT, MRT, sila yung mga nasa school, yung mga malalaking mga food court po yan, kiosk. So, yan po yung ating mga food concept. So, nandyan po ang Burger Factory, Noodle House, Potato King, Siopaw the King, Boy Bondat, Mambox, kasama po yung pinaka-flagship po natin ng Siomay King. So, I know and I hope na lahat po ng mga nandito po sa ating pong webinar ay natikman na po itong Siomay King na po. Kasi kung hindi pa po, you miss half of your life. Because why? Isa po yan sa talaga naman pong paborito nating mga Pilipino. Tama po ba? Isa po yan sa pinakamasarap na siomay pagdating po sa ating pong bansa sa Philippines. Now, hindi lamang po tayo may food business kasi yung company po natin, after po nila maging successful sa pagninegosyo po ng food business, nagbukas po sila ng bagong kumpanya kung saan ito naman po ang JC Premier, kung saan ito naman po is advocacy po nito is to promote health and wellness. Na we know that nowadays po, napaka-essential po ang mga health products. Tama po ba? And lalo na po yung mga essential products like Ninja Ion, personal air purifier po yan, at the same time po ang copper mask. So si JC din po ang introduce po nitong copper mask po sa Pilipinas and of course sa iba ding bansa, iba't ibang bansa. So marami po tayong products under JC Premier. Hindi ko na po isa-isahin yan. Meron tayong mga Uni products, meron po tayong itong pong supplements ng barley and mamaya along the way po makikita niyo po yung iba pa po nating products. Okay, so at the same time, meron din po silang sariling IT company. Ito po yung Cloud Panda. Makikita niyo po yan sa aking screen. And then, ano po ba ang Cloud Panda? Cloud Panda po is an IT provider solution kung saan isa po sa pinakamalaking IT company po sa Pilipinas. Bakit po siya naging malaki? Dahil hindi rin po basta-basta yung mga companies po na partnership po natin. Okay, nandiyan po ang Globe, Ferrari, Pure Gold, Cherry Mobile at marami pa pong iba. Okay, ang Cloud Panda din po ang nagpapatakbo ng TokTok delivery services kung saan mamaya ko po yan i-discuss. Okay, now, ano po yung advantage po natin? Bakit po si JC? Bakit ang daming franchise company? Bakit kami kay JC magtitiwala? Ulitin ko, matatag po ang ating company, malaking kumpanya at hindi lang po tayo naka-base or nakabase po sa Pilipinas because we have different headquarters po na matatagpuan po natin sa Asia, Middle East, even po sa Europa. Okay, meron po tayo sa Somerset in Singapore, we do have in Taipei, meron din po tayo sa Doha, Qatar, at dito po kung saan ako nakabase, meron po tayong dalawang napakalaking office sa Dubai and Abu Dhabi. Pagdating po sa Europe, if you are from Europe, kung meron po tayong mga guests from Europe part, don't worry po kasi meron din po tayong napakagandang office po dyan na matatagpuan po sa Milan, Italy. Okay, next to Domo Church po yan. Kung kayo naman po ay nasa Pilipinas, okay, meron din po tayong malaking headquarters. Ang isa po doon is nasa Green Hills, San Juan. Yung isa naman po is nasa Cebu, Mahogany Place po sa Capitol. At kung kayo naman po ay from Mindanao, okay, representative kayo ng Mindanao, meron din po tayong office po sa Davao City. So, ito po yung mga naglalaki ang company na iisipin nyo, grabe, isang kumpanya po na pagmamay-ari ng mga Pilipino, pero nagawa po nilang magbukas ng iba't ibang office sa iba't ibang bansa, eh, hindi lang po basta bansa, mga first world countries po itong mga to, at hindi ganun kadali ang mag-set up, pero nagawa po nila. At kahit po nagkaroon ng pandemic last year, hanggang ngayon naman po, nakakaranas pa rin po tayo, nananatili po bukas yung mga office po natin, nag-ooperate pa rin po yan, hindi po yan nagsarado, kahit po nagka-pandemic. So it indicates that our company is really stable, at talaga naman po nga, we keep on expanding talaga. Kaya po nagkaroon tayo ng bagong venture na TokTok. Mamaya natin pag-uusapan yan. Ngayon, since ang highlight po ng aking topic is all about online business. Bago sa pandinig natin, yes, pero gaya po na nabanggit ko, whether we like it or not, we need to adapt.
sa new normal. Ito na po kasi yung trending na negosyo. Pero bago ko po yun ipakita, bigyan ko lang po kayo ng konting sharing ko po. This is my personal experience, okay, sa ating pong company. Because bago pa po nagkaroon ng online business, isa na po nila akong franchisee. Na kahit po ako isang OFW na nagtatrabaho po dito sa Dubai, full-time ko po dito yung HR ko pong posisyon, pero naisip ko po talagang magnegosyo na. Kasi nga naniniwala talaga ako na mas okay na yung dalawang source of income or tatlo o higit pa kesa naman isa lang po yung pinaghuhugutan natin na anytime any moment pwede pong mawala ang pagiging empleyado natin. Anytime any moment pwede ka pong sipain ng mga employer mo, which is true. It will happen talaga. I know that because nasa management side po ako before. So ano po yung connection? 2018 when I decided to have my own food cart kasi nga gusto ko talaga po maging negosyante. So nandito po sa aking screen yung sarili ko pong Show My King, okay, na nakalocate po yan sa Pasay City. Maganda po aking location. At talagang malaking tulong po itong binigay ng Show My King na to sa akin dahil hindi na po ako nagpapadala ng allowances po ng family members ko sa Pilipinas. 30 to 35,000 pesos net ko na pong kita dito. So maganda po ang kitaan dyan dahil pagkain po yan at saka kilala po ang Show My King. Shomik, at the same time, masarap din naman talaga kasi siya, di ba? Pero ano ba ang connection nito, Ms. MJ? 2020 month of March, third week of March until first week of April, doon na po ako medyo shaky na po yung aking negosyo dahil nagsisimula na pong wala nang lumalabas, takot na po lumabas yung mga tao, at nagkaroon po kami ng memorandum na hindi na po pwedeng magkaroon ng tao sa labas. So wala po akong nagawa kundi ipasarado. Kung bakit ko po ito pinasarado dahil wala na pong option dahil sayang naman nakabukas siya pero wala naman pong pupuntang tao dahil nga wala pong taong pwedeng lumabas, lockdown po tayo. So ang connection po nito is that during 2020, yung pong mga kumpanya po, yung ating pong mga owners, okay, dahil napaka-brilliant po ng kanilang mga isip, ginamit po nila yung advantage po nila na meron po silang sariling IT company. Na kami po ng mga franchisee po nila, ng mga food cart franchisee, worried na po kami kasi hindi namin alam kung anong mangyayari the next day eh. Kasi nagbabayad pa rin kami ng expenses po dyan. Pero yung palang mga owners natin, since napaka-generous po nila at napaka-brilliant ng mga utak nila, nag-conceptualize pala sila or nag-iisip na pa sila ng para na pala sila ng paraan para matulungan po kaming mga naapektuhan pati po yung mga mawawalan ng trabaho. So nagkaroon po sila ng tinatawag po nating online franchise concept na kung saan take note of this po sa mga guests natin. First in the history po sa Pilipinas. Sila po ang kauna-unahang nag-conceptualize po ng online franchise negosyo po sa Pilipinas. Na kahit po nag-pandemic, hindi po sila natakot mag-innovate. Okay? Nag-expand. At from traditional business, they twist, nagkaroon po, nag-transition po sila from traditional to online. So ito na po yung aking i-discuss sa inyo. Ulitin ko po itong package na i-offer namin sa inyo. Not just one business, but 11 in one. Meaning, lahat po ng babanggitin ko dito na negosyo at pagkakakitaan, kasama po lahat ito sa package. Okay, simulan ko na po dito sa online shop link ng Show My King. Kung dati-dati po, kailangan mo pang magtayo o na isang food cart para lang po maging supplier o makapag benta ka po ng food na to. Itong mga, kasi alam ko marami na ngarap po sa inyo magkaroon ng food cart ng Show My King. So hindi mo na po kakailanganin yung food cart or kiosk kasi once na na-avail mo itong package natin, magkakaroon ka po ng tinatawag namin ditong website ng Show My King. Okay, so ibig sabihin, may sarili kang website na hindi ikaw ang magde-design provided ng company yan. So gano'n po ito ka-convenient at kagandang negosyo na kahit po lockdown, kahit ECQ pa rin or nasa bahay ka, you can still earn from this business concept. Paano po yan, Ms. MJ? Paano kami kikita dito? So in-invite ko po yung isa kong kaibigan na si Ms. Ivana Alawi. Siya po ang magde-discuss on how to earn from this online concept ng Show My King. Panoorin niyo po ito. Once online franchisee ka na, magkakaroon ka na ng sarili mong shop link na kung saan doon makikita ng mga friends, relatives, and mga customers mo yung mga nakakagutom at masasarap na produkto ng Show My King na ino-offer mo online. Paano ka kikita? Simple lang!
You just need to post and share your ShowMyKing shop link sa mga social media pages at kapag may nag-o-order, doon kakikita. Si ShowMyKing na rin ang bahala mag-process ng mga orders ng customers mo, mag-book ng mga deliveries, at mag-process ng commissions mo. Lahat online. Hindi mo kailangan tutukan, hindi mo kailangan bantayan. Start agad at pwedeng kumita agad. Pwede kang kumita na hanggang 60,000 pesos sa loob ng isang buwan. Ay, nasa bahay ka lang. Panalo, di ba? So, how do you become a ShowMyKing online franchisee? Dati, para maging isang ShowMyKing food cart franchisee ka, kailangan mo ng capital ng 288,888. Pero dahil promo at limited slots lang itong offer na ito, maaari ka nang maging isang ShowMyKing online franchisee for only 17,888. Hindi mo kailangan maghanap ng pwesto, hindi mo rin kailangan magbayad ng renta, hindi mo kailangan magpasweldo ng tao, hindi mo kailangan tutukan, hindi mo kailangan ng malaking storage area, and most importantly, wala kang sakit sa ulo. Kaya tara na! Kausapin mo na yung tao na magpapakita sa'yo ng negosyong ito. Be a ShowMyKing online franchisee today at magkaroon ng opportunity kumita kahit nasa bahay lang. Ayan. So, di ba, sobrang ganda nitong ating negosyo. Dahil, ibig ko sabihin, pag ito po nakuha nyo, magkakaroon po kayo ng tinatawag na website, which nabanggit naman po ni Ms. Ivana. Now, once na nagkaroon po kayo ng website, hindi mo na po kailangan ibenta pa yan. So, ito po is dinesign para po tayo na kahit po tayo ay nasa bahay lang or OFW ka na katulad ko po, is talaga naman pong pwede kang kumita. So, again, pwede kang kumita po dyan ng 15-30% commission na kung saan hindi lamang po online, kasi iba po ang customer natin sa online. Kasi yung po yung mga customer po natin na every time po nagpo-post ka, okay, company po ang magdi-deliver ha, hindi po kayo ang mamamblema nun. Ang trabaho lang po natin dun po sa online part is just simply post, company will deliver, every time may o-order dun, tayo po ay kikita na lang. Okay, so aside po dun sa online na yan, okay, ito po meron po akong example dito na napakasipag po nating franchisee, dahil ito po si Ms. Hannah Zalazar from San Pedro, Laguna. Sister po ito ni Sir Dems na nasa UK. Ayan. So, ang ginawa po nila, ni-utilize po nila yung kanilang business. Kasi what she did, okay, nung pagka-graduate po niya, instead na siya ay maghanap ng trabaho, nakita niya po yung potential nito. Na instead na maghahanap pa siya, okay, mangangamuhan pa siya, nag-ano na lang talaga sa kanilang business. So, bumili po sila ng kanyang kapatid ng napakalaking freezer. Ayan, nakikita niyo po yan sa aking screen. At nag-stock po sila ng iba't ibang mga food items. So, ibig sabihin, hindi lang pala online o ang pwede natin way na pagkakitaan po natin. But also, ito po yung offline. So, meron po tayong iba't ibang mga food items po dyan. Kung saan, pwede kang kumita 15-30%. Pero kung ang tanong mo sa akin, Ms. MJ, pumunta po ako dito sa seminar niyo, webinar, para po sa TokTok. So, huwag kang mag-alala, libre lang po ito. Kasama po ito sa package. Mamaya natin pag-uusapan ng TokTok. Included po kasi ito. Kasi alam ko, some of you, nagugulat bakit pinag-uusapan natin itong Shomei, di ba? So, if you don't want to sell this products, walang problema. Pero I know, bumibili ka ng mga items na yan. So, gamitin mo lang itong discount mo as a franchisee. Kasi kasama naman yan sa package. At least, magkaroon ka ng discount, 15-30%. But what if gusto mo siyang i-utilize, pwede ka pa rin kumita ng 15-30%. And aside po sa ShowMyKing, meron pa po tayong iba't ibang mga food concepts. So, marami po yan. So, i-discuss po ito ni Tito Boy Amunda. Okay? So, Tito Boy, please explain naman kung ano-ano pa yung mga business food concepts. Not only get one concept na ititinda online, but 7 food franchise concepts. Kasama sa kapital na pinuhunan mo, ay ang pagiging online franchisee ng iba pang konsepto na nagkakahalaga ng original total franchise price of 5.2 million pesos. Shopaw the King, Potato King, Noodle House, Burger Factory, Mangbox, Lechon Manok, at ang sikat na Shomai King. Ayan. So, ibig sabihin, hindi lang pala ShowMyKing, di ba? So, narinig niyo po si Tito Boy. Iba't ibang mga food concept po. So, isa-isayin ko po ulit yan na para matandaan po ng mga guests natin. So, meron tayong ShowMyKing, Shopaw the King, Potato King, Burger Factory, Noodle House, kasama po ang ShowMyKing Express. So, ibig sabihin, di lang po pala isa, di lang pala ShowMyKing. So, pwede ka rin po kumita sa Shopaw the King, Potato King, Burger Factory, Noodle House, kasama po ang ShowMyKing Express, 15-30%. Hindi lang po yan, meron pa po tayong dalawang bonus. Ito pong Mambox Manok,
na kung saan naka-waive po ang franchise fee for 1 year. So, ibig sabihin, libre po yan. Pwede ka rin pong kumita dyan ng 15% commission. Not only that, nandito rin po yung Boy Bondat. Okay, libre po yan. So, ma-enjoy din po natin yung 20% commission po dito. Discount or commission. So, depende po. Pero, if I were you, sis, makukuha mo to na kasama sa package ng Tok-Tok. Dahil nga sabi ko nga kanina, 11-in-1 to, why not, diba, i-utilize natin. At the same time, hindi lang po yan ang pwede nating pagkakitaan because you can be a food cart or tinatawag po natin food hub, sorry ha. It's a food hub operator kung saan if you are an online franchisee po at maa-avail mo itong package natin, pwede ka pong mag-level up o pwede ka mag-upgrade as a food hub operator. At alam natin, nowadays po, ang pagkain is essential. So, essential po ang mga pagkain natin. So, ibig sabihin, basic needs po ito ng tao. So, araw-araw po tayong kumakain. So, may ilan po tayong mga franchisee, na online franchisee na katulad po ni Miss Christine Bersola Babaw, na isa po naming napakasipag na business partner, ang ginawa po niya, hindi lang po siya naging online franchisee. So, dati-dati, nagkikip lang siya ng stock sa bahay niya para lang maging personal consumption nila ng family niya at kumikita na po siya dun sa online. Ang ginawa niya, nag-upgrade pa siya as a food hub operator. So, dito pwede mo siyang gawin eh. So, nakikita niyo po yung napakalaking freezer. So, siya po ay isang official food hub operator natin or yung tinatawag po naming direct channel po, sila po yung mga nag-release po ng mga products sa mga bulk order. So, yung mga kapwa nating online franchisee na malapit po sa mga iba't ibang food hub location, pwede po tayong bumili sa kanila ng bulk orders po. So, currently, we have numbers of food hub na nag-operate na po sa Luzon. Meron po tayo sa North Luzon, Central Luzon. Meron din po tayo sa South and of course sa Metro Manila. So, pagdating po sa Visayas area in Mindanao, so far, wala pa po tayong available na food hub po. For now, yes, for now. Pero sa mga susunod po na buwan, basta malip na po ang ban ng ating pong swine flu issue at magkaroon na po ng maayos na flow po ng ating pong mga flights, diba? Yung mga deliveries po natin, makakarating na po yan sa Visayas and Mindanao. Pero wag po kayong mag-alala kung kayo po ay taga Mindanao, marami na po tayong franchisee dyan na pinagkakakitaan na po itong online kasi they will just need to post and marami pong customer na nasa Manila po na merong serviceable areas, pati po sa Luzon. Okay, so aside po sa food, I hope sinusulat po ng mga guests natin ha. Tapos na po tayo doon sa food concept na included po sa ating package. Dito po, you can also have a different or separate shopping po ng copper mask, Ninja Ion, and copper UV bottles. So, ibig sabihin, hindi lang pala po mga food ang pwede natin ibenta or magkaroon tayo ng discount. Bakit po? Dito, pwede ka rin po magkaroon ng iba't iba pa pong essential products like copper mask. Magkakaroon ka po ng sarili mo po dyan website or shop link na kung saan pwede ka pong kumita ng 20% commission. Okay, so ulitin ko po magkano ang pwede natin kitain dito sa copper mask. Is 20%. By the way, ang copper mask po, I have an example here kasi ginagamit ko po ito. Kahit po ako dito, nandito sa Dubai, meron po kaming iba't ibang copper mask. Wait lang, nandito sa aking table. Ayan. So, we have different copper mask. Color po ito. So, napaka-comfy nito at essential po ito dahil hindi ka pwede lumabas na hindi ka po nakamask. At nowadays, hindi po enough na naka-ordinary mask ka lang. Ito po is made of copper. So, we have different of filters po yan. So, marami pong laman yan. Sa isang box po yan. So, meron akong ginagamit ngayon. Kasi favorite ko ito, yung green na to, ito, hindi ginagamit ko. So, every time po na lumalabas ako, ito talaga yung ginagamit ko. At napaka-comfy nitong ating copper mask na kung saan very essential at pinagkakagulahan po sa Pilipinas. Again, magkano po ang pwede natin kitain dito if you want to sell these products po through online, 20% commission. So, what if you want na magkaroon ng offline or tinatawag nating on-hand products? Pwedeng-pwede rin po. Pwede kang bumili, umorder ka sa mismong shop link mo, o website mo, i-deliver yan sa bahay mo. And then, ikaw na po ang magre-resell sa mga kapitbahay mo. So, pwedeng-pwede po yan. Okay. So, aside po sa copper mask, meron din po tayong ibang products like Ninja Ion. So, Ninja Ion po is a personal air purifier kung saan napaka-essential po nito. Kung kayo po ay familiar sa mga air purifier na nilalagay po natin sa mga sala ng bahay, sa kwarto, para po, alam nyo, yung usok or yung pong mga hindi kanais-nais na amoy din, di ba, maano po niya, at kayo po ay nakakatulong din po ito para makaano sa mga virus din. So, ito pong Ninja Ion natin, hindi mo na kailangan nasa bahay na kasi kahit po lumalabas ka, pwedeng-pwede mo siyang suotin, okay, at
safe ka po paglabas mo. Kasama yun ng ano natin, ng copper mask. So, yun po yung mga essential products nowadays na talaga naman pong kailangan na kailangan po ng bawat isa. At magkano pwede mong kitain dito if you want to sell these products? Kasi magkakaroon din po kayo ng separate na website po dito. 20% commission din po. Okay? So, yun po yung kagandahan dyan. But if you want to sell these products, again, wala pong problema. At least, gamitin mo lang po yung privilege mo as a franchisee dito na magkaroon ka po ng discount dyan. Okay? So, what if gusto mo siyang i-share sa mga kakilala mo, then you can still earn from this 20%. Kasama po ng Ninja Ion, yung po copper UV bottle. Ito naman po is a newest product po natin. Essential products, hindi po ito basta products na inimbento lang. Essential po ito, lalo na po umiiwas po tayo sa mga viruses. So, kailangan po natin panatilihin po ang kalinisan at yung ating pong kalusugan para po tayo ay secure and safe po. Ang copper UV bottle po is nag-i-sterilize po ng tubig yan, hot man yan or cold. So, kasama po yan sa website ng Ninja Ion kung saan the same po, kikita ka rin po dyan ng 20% commission po. So, alam niyo po ba kung bakit po sobrang mabenta ang copper mask? Bigyan ko po kayo ng idea kung bakit po sobrang ganda ng copper mask. Bakit? Okay, bakit nga ba? It's because trending na trending po ang copper mask, hindi lang po sa Pilipinas, pati po sa ibang bansa dahil alam niyo po yung mga copper mask natin na yan is ginagamit po ng iba't ibang mga celebrities. At hindi po basta ginamit, tinatangkilit po nila yan at talagang approved na approved po sa kanila yan. So nandito po yung ilan po nating mga celebrities na gumagamit po ng mga copper mask natin or tumatangkilik po. Nandito po si Heart Evangelista, Judy Ann Santos, Gladys Reyes, even po si John Lloyd Cruz. Siyempre po si Mayor Isko Moreno, hindi rin po magpapatalo. At hindi lamang po mga celebrities ang gumagamit po ng mga copper mask po natin, but also po yung mga dati pong mga artista. Okay, so baka may kakilala ka dito, Sir Hector or Sir Louie. May kakilala ka ba dyan? May dati ka bang ano dyan? Ex dyan? Baka meron? Tignan mo nga, hindi, joke lang. Tinignan talaga ni Sir. Wala kang ex dyan, Sir, ha? Hindi ka namin kilala. Hindi, ito po yung mga business partner po natin dito sa Dubai. So kami po ay gumagamit ng copper mask. Dahil gaya nung nasabi ko, di ba, ang copper mask po is not only trending sa Pinas, but also dito po sa Dubai, pati po sa iba't ibang bansa. Iba't ibang kulay po yan, makikita nyo, di ba? Mga ano po yan, mukhang artista lang po ang mga nasa screen. Okay, kami po yan. So, tinatangkilik din po dito yan sa Dubai. Kaya talagang approved na approved itong mga copper mask na to. Okay, so additional benefits po dito once kayo po ay naging online franchisee ng ating pong package na i-offer, okay, magkakaroon po ay na beneficio or benefits dito na buy one, take one po sa lahat ng health products or health and beauty products po ng JC Premier. So, again, benefits mo ito. So, pwede mo siyang pagkakitaan o pwede mo siyang i-utilize as your personal consumption kasi, di ba, ngayon bumibili na tayo ng mga supplements sa mga pharmacy, even po sa mga Mercury Drug, sa Watson. So, instead na bibili ka sa kanila, since may benefits ka dito sa ating business na buy one, take one, at ang gaganda ng products natin, high quality po yung mga yan, 100% halal, okay, natural and organic po. So, ilan po sa mga products na talaga pong ako talaga, proven and tested ko po ito. Even my family po, ginagamit po itong mga products na to like Calbit C, isa vitamin C po na talagang tumutulong to boost our immune system. And nowadays, essential po yung mga yan. So, kailangan na kailangan po talaga natin yung mga ganitong products. At hindi lamang po Calbit C, we also have ito pong barley. Barley juice po is one of my favorite supplements talaga kasi napaka-powerful supplements po nito. Pwede yan sa bata at matanda. So, meron din po tayong sariling farm sa New Zealand. So, yun po yung kagandahan po dito sa ating mga products. So, I hope nilista niyo po lahat ng mga inclusion natin, ha, ng mga included po sa package kasi tutungo na po tayo dito sa TokTok Delivery Services kung saan alam na alam ko po, excited na po kayong lahat. Tama po ba? Kasi ngayon po, with or without pandemic po, nako, ito po mga delivery services na to ay napaka-essential. Ibig sabihin, kailangan po natin sila. Okay, kakailanganin talaga natin sila every day. Kahit matapos pa ang ECQ or matapos pa po itong pandemic, hindi na po yan mawawala. Yan na po yung booming industry. Kaya naman yung ating company hindi po nagpahuli. Okay, nag-conceptualize po na sila ng napakagandang delivery services. Pero bago ko sila ipakilala, okay, pag-usapan muna natin yung iba't ibang mga riders o mga delivery services kasi mga riders po yun nandyan sa aking screen. Nandyan po ang Grab Express, nandyan po ang Lala Move at Mr. Speedy. So ito pong mga
riders na nakikita niyo po, ngayon po sila na po yung mga bagong bayani natin, di ba? Halos makikita mo sila yung araw-araw na kumakayod, tama po ba, na nagde-deliver po ng mga ano natin, mga pangangailangan natin. And now, kung kayo po ay curious, ito po, bakit ko po ba pinapakita itong mga ibang company na ito? Hindi naman po yan yung ating highlight. Kaya ko ito pinapakita because ito po mga to, para lang po magkaroon kayo ng idea, is pagmamayari po ng foreign national. Okay? Hindi po yan pagmamayari ng Filipino or Pinoy. So, ibig sabihin, mga dayuhan po ang nagdala niyan sa Pilipinas para po real talk, pag-usapan natin, ipinagkakakitaan po tayo. Okay? So, yun po yung talagang katotohanan. Pero, again, ang laking tulong po nila sa industriya po natin. Pero still, pagmamayari po sila ng mga dayuhan. Pero ngayon, masasalamatan mo talaga yung mga nag-invite sa inyo because makikilala nyo po at ito po sila po ang naging daan para makilala nyo po itong napakaganda na delivery services po natin. First in the history po ito. So palakpakan po natin yan virtually, okay? First in the history, bakit po kaya first in the history po ang Tok Tok? Because finally po may Pinoy na nakaisip po nito, na conceptualize, na Tak Pinoy po ito na para po sa ating mga Pilipino. Okay, Filipino-owned company po ito. Again, first in the history na naman dahil tayo lang po ang nag-o-offer ng tinatawag po nating online franchise concept. Kung kayo po ay nagpa-plano maging partner o mag-franchise po sa Grab, Lala Move or Mr. Speedy, wala po tayong choice o wala ka pong chance kasi hindi po sila nag-o-offer ng franchise concept. Unlike po dito sa Tok Tok, ginawa po ng pang masa po itong ating negosyo. Dahil instead na sosolohin po ng company natin or ng mga owners natin yung pwede nilang kitain dito sa delivery services ng Tok Tok, ibinahagi po nila ito sa ating pong lahat. So, pwedeng-pwede ka na pong magsimula ng ganitong negosyo sa abot kaya pong presyo. So, mamaya natin pag-usapan yan. Okay, so mapapakawin ka talaga dito. So, pakita ko muna sa inyo ang short clip na to para mas makilala niyo po ang ating pong mga endorser at of course, ang ating pong Tok Tok delivery services. Meron pong ipapadala? Ipatoktok mo na yan. Ayan. So, ano daw pong kailangan ni gawin, Sir Hector, kapag may papadala ka? Hindi ka makakasagot kasi nakakamask ka, ayos lang. Hindi rin kita maririnig. Ipatoktok mo na daw yan. Bakit? Huwag lang po yung asawa mo ipapatoktok mo. Bawal po yun. O yung kaaway mo na lang para ano, hindi, joke lang po. Eh si Sir Louie, tawa ng tawa. Sir, baka may gusto kong ipadala. Ipatok-tok natin yan na. So again po, welcome po dito sa ating Tok-tok Delivery Services kung saan talaga naman mapapawaw po tayong lahat dahil papakaswerte po nyo. Grabe po dahil nakilala niyo po si Tok-tok. Si Tok-tok po nationwide na po tayo. Ha? Kung kayo po ay from Luzon, Visayas, and Mindanao, tatanungin nyo, Ma'am MJ, ito bang Tok-tok is nasa certain areas lang ba? Nasa Metro Manila lang po ba yan? Hindi po. Record-breaking po ang naganap dito sa ating business natin. No? Bakit po? In just 3 months, record-breaking why? Yung po mga nag-e-exist po nating mga delivery services, alam nyo po ba, it took them years para po mag-operate sa iba't ibang lugar po sa Pilipinas. Pero ang Tok-tok to. Kung talaga naman bakit ako sobrang gigil at sobrang excited na ipakilala sa inyo dahil wala pong nakagawa ng ganitong break na record po na to sa ating mga existing delivery services. Tayo lamang po. Kaya talaga naman, saludo po ako sa ating mga owners dahil nationwide na po tayo at sa mga hindi pa po alam kailan ba tayo nag-start, bagong-bago pa lang po, December 2020 pa, 2020 po tayo pinakilala. Okay, so yung first month nila, Metro Manila pa lang po tayo, pero yung second month until 3 months po, yan, nationwide na po tayo. So, nakaka-good vibes po yan. Good news, di ba? Kasi, alam ko yung iba po natin, mga kababayan, like mga nasa province, gusto rin syempre magkaroon ng ganitong business. So, this is perfect timing po sa bawat isa para po makapag-start ng ganitong business. At hindi lamang po nationwide ang pinagmamalaki po ng Tok Tok because nandito rin po sa aking screen yung naglalakihan at mga talagang big time po nating mga endorser and mga celebrity. So, nandyan po, of course, si Aldab. Sino po ba mga Aldab fanatic dito? I think marami po dyan. Nandyan si Alden Richard and of course, si Maine Mendoza. Hindi pa po nakontento yung mga owners natin. Bakit? Sinama pa po ang Katniel.
Daniel Padilla and Catherine Bernardo. Tignan po natin kung gaano po ka seryoso po yung mga owners natin. 3 months pa lang, bagong-bago ang tokto, pero mga highest paid na po na endorser ang kinuha na po nila. So talagang mapapawaw ka po talaga dyan. So bago ko po ipaliwanag sa inyo kung paano nga ba ang kitaan dito, hayaan ko muna itong dalawang ito na si Katniel ang mag-explain how it works at paano ba talaga na-conceptualize itong TokTok delivery services. So panoorin niyo po yan. Negosyong click ba? Negosyong in demand? Negosyong kahit nasa bahay ka lang, pwede kang kumita ng up to 60,000 pesos kada isang buwan. Tara at alamin natin ang malaking potential ng negosyo ng delivery service. Ito ay essential na negosyo dahil sa convenience na hatid nito. Dalawa ang pwedeng kumita, ang operator at ang rider. Ang operator ang tumatanggap, nag-a-approve at nag-a-assign ng mga deliveries sa mga riders nito. Traditionally, kumikita ang mga operator ng 20% sa bawat successful delivery sa kanilang mga riders. Halimbawa, may 100 riders si operator. Bawat isang rider ay nakaka-20 biyahe. I-fix na po natin sa 100 pesos kada customer. Ito ang kikitain niya kada buwan. Ang mga delivery service riders naman ay kumikita ng 80% mula sa mga delivery fee ng bawat customers nito. Kung ang isang rider ay bumabiyahe ng 20 times sa isang araw at sabihin na natin na 100 pesos ang kada delivery fee ng bawat customer at kumikita siya ng 80% sa bawat delivery transaction, ito ay pwedeng kumita ng up to 1,600 pesos kada araw. Depende sa dami ng biyahe niya. Ganong kaganda ang kitaan sa negosyo ng delivery service. Pero bakit kaya mahirap mag-set up ng sariling delivery service na negosyo? Una, kailangan mong gumastos para sa IT company na gagawa ng website, apps at software nito. Kailangan mo ding magbayad taon-taon para sa maintenance at upgrade ng iyong system. Kailangan din ng malaking opisina, kumuha ng mga tauhan at gumastos para sa mga office equipments. Kailangan mo ding kumuha ng mga endorsers para makilala ang iyong delivery service na negosyo. Dito pa lang, hindi na biro ang gagastusin sa pag-set up ng inyong traditional delivery service na negosyo. Pero ngayon, posible na. Ang pinakabago at pinakaunang online franchise delivery service business ay nandito na. TokTok! Dito, pwede kang mag-franchise at mag-operate ng sarili mong delivery service na negosyo na hindi kailangan gumastos ng malaki. Dito sa TokTok, pwede kang maging isang franchisee, isang franchise operator, at a rider. So, magkano ang puhunan para sa sarili mong TokTok franchise delivery service na negosyo? Dito sa TokTok, hindi mo kailangan maglabas ng milyon. Dahil gusto ng mga may-ari na makatulong sa ating mga kababayan, pina-franchise nila ito sa abot-kayang halaga. Sa special online franchise price na 288,888 pesos all-in, pwede ka na mag-operate agad. Mukhang hindi pa natatapos dyan ang good news. Ngayon, maaari ka nang maging isang TokTok online franchise operator sa special limited promo price na 17,888 pesos all-in. Tandaan! Simple lang kumita dito sa TokTok. Step 1, you post. Step 2, we deliver. Step 3, you earn. Oh, easy lang, di ba? Interesado ka na ba? Kausapin mo na ang taong nagpakita sa'yo ng negosyong ito at alamin kung paano makakapag-operate agad. Ipatok-tok mo na yan. Ayan, so ibig sabihin, ganun po kaganda yung ginawa po ng ating mga owners. Bakit? Ulitin ko po ibigay ko lang po ulit yung ano nang sinabi nila, Katniel. Dahil ito pong negosyo na to is binyahagi po sa atin ng mga owners. Ibig sabihin, kung ikaw po ay nagbabalak magpatayo ng ganitong traditional, kung may plano ka pong mag-start ng ganitong traditional delivery services, alam niyo po ba kung gaano kalaki? Ang lalabas po natin, milyon talaga. Dahil mahal pong mag-set up ng opisina, mag-hire po ng mga tauhan, ikaw pa po ang magpapagawa ng sarili mong application and software. Grabe po ang laking puhunan. Pero ang ginawa po ng company po natin o ng mga owner po natin, ginawa po nilang mas abot kaya, mas convenient para po tayong mga aspiring na entrepreneur o mga franchisee is makapag-start ng ganitong klaseng business. Magkano po ang halaga? 288,000 pesos, 888 all-in. Ito po yung pinaka-original
franchise package po natin na talaga namang sulit na sulit pa rin po kahit yan po yung original. Kung bakit ko po nasabi na original, kasi I am so happy na sabihin po sa inyo na hindi mo na po kailangan maglabas ng ganun kalaki na mahihirapan ka pang mag-set up dahil sobrang special po nung araw na to, lalo na po sa mga guests po natin. Pasalamatan nyo mamaya po yung pong mga nag-invite sa inyo dahil sila po ang naging talagang daan para ito po, makita nyo po itong special nating package. How this promo makes more special? It's because hindi lamang po isa, kundi 11-in-1 business concept po ang pwede po nating simulan. Wala ka po makikita ng negosyo na sa halagang 17,888 pesos, ganito po yung pwede mo makuha. At hindi mo pa alam kung gaano po kalaki ang potential na kikitain mo sa TokTok, i-discuss ko pa lang po siya. Okay, so ang na-discuss ko pa lang po is about food concept, mga essential, mga health products. Dito oh my God ka talaga. Okay, ipapaliwanag ko kung gaano po kaganda ang TokTok delivery services, kung bakit sobrang dami po ang nag-avail at mga nag-i-start na po ng ating pong business. Okay, but before that, pakita ko po kung gaano po kaseryoso yung ating owners. Remember, kumuha po sila ng iba't ibang mga malalaki pong mga endorser o mga brand ambassador. Hindi lang po natapos doon. It's because meron po tayong naglalakihan pong mga billboards. Iba't ibang malalaking billboards na makikita nyo po yan sa EDSA. Okay, kaliwat kanan po yan. Sobrang dami. At dito mo makikita kung gaano po kaseryoso yung ating mga company owners. Kasi bakit? Yes, bago pa lang po tayo, marami pong nagko-question, maraming nagtatanong, paano po tayo sasabay doon po sa mga nag-exist na mga company na matagal na. Yes, matagal po sila, pero it doesn't mean na hindi po tayo magiging number one delivery services sa Pilipinas. Bakit ko po nasabi yan? Ulitin ko ha, record-breaking tayo pong nakagawa na maging nationwide po in just 3 months. Okay, so now, pakita ko na po sa inyo paano ba tayo kikita dito. Ito po yung pinaka-importante. Kahit po anong ganda ng business, kung hindi mo alam paano ito kumikita, baliwala. So dito po i-discuss ko sa inyo kung gaano po kalaki ang pwede mong kitain once na nag-avail ka ng ating o nag-start ka ng ating business. The moment na makapag-avail ka ng 17,888 pesos, meron po kayong makukuha na tinatawag po natin franchise ID number. At dun po, ipapa-activate po natin yung ID number mo para po maging official TokTok franchisee ka. You heard it po TokTok online franchisee. Kung saan, the moment na maging franchisee ka po, pwede ka pong kumita ng lifetime. Lifetime po na 3% commission. Saan po manggagaling yan? Maya-maya ko po i-discuss. Now, hindi ka lang po online franchisee kasi pwede ka po mag-level up o pwede ka po mag-upgrade as an operator kung saan pwede kang kumita ng additional 7%. Iba po ang kita mo as an online franchisee ng 3%, pwede pa yung madagdagan ng 7% sa bawat successful deliveries po ng mga riders po natin. Okay, so ibig sabihin, hindi lang pala 3% kasi pwede ka pa kumita ng additional 7%. Now, wala pong extra bayad ang pag-a-apply o pag-a-upgrade ng operator as of now. Yes, as of now, kasi maybe we don't know, maybe after 1 week or after how many days, baka maglabas na po ang ating company ng advice na hindi na po libre yan. So if I were you, if you gonna take or avail the package po ngayon, right after po ng aking webinar, pag na-activate agad yung account mo, pwede ka na pong mag-apply agad ng libreng-libre po as an operator. Lalo na po ngayon, malapit na po natin ma-reach ang mga quota per area kasi hindi naman po pwede lahat operator, tama? So meron po yung certain numbers na quota po or tinatawag na threshold. Pag yan po is na-reach na po natin, for sure po maglalabas na po ng announcement ng ating company. So it means hindi na po pwede mag-apply as an operator, but still you can be an online franchisee. Ulitin ko, magkano pwedeng kitain? 7% additional. Now, yung po mga rider po natin na masisipag, na talaga naman po mga bayani na po natin ngayon, sila naman po ay pwedeng kumita ng 80% outright. Ganun po kalaki. So dito, ipapaliwanag ko muna, or ni Ms. Catherine, paano kakakita ng 3% as an online franchisee? Mamaya po natin pag-usapan yung pagiging operator. So panoorin nyo muna ito. Maging isang TokTok online franchisee at kumita ng 3% lifetime mula sa mga successful na bookings ng inyong mga kakilala. Gamit lang ang inyong personal delivery link or referral code. Simple lang kumita bilang isang online franchisee. Step 1, you post. Step 2,
we deliver. And step 3, you earn. Ang dali lang, di ba? Kaya ipatok-tok mo na yan. Yeah, so sobrang dali lang po niya dahil the moment na magkaroon ka ng account dito or ma-activate po natin, automatic po, official franchisee ka na, plus makukuha niyo na inyong pong delivery link na katulad po na nasa aking screen. Nakapangalan po yan sa inyo. Yung pong nakikita nyo ngayon is my name po dahil ako po isang franchisee, delivery link ko po yan. So ano pong purpose nito? Para po kumita ako ng 3%, napakasimple lang po ng gagawin ko. Pupost ko lang po yan sa mga social medias ko, sa TikTok ko, account ko, sa Instagram ko, sa Facebook ko, sa YouTube ko, or kahit sa ang part ng social medias ko, basta pwede ko siyang i-post, kikita po ako ng 3%, basta may gagamit po ng aking delivery link. And nowadays, napaka-essential po ng delivery service. Halos lahat po ngayon, may mga online business, may umu-order sa Shopee, may umu-order sa kung saang mga ano po yan, na nagpapadeliver, kakailanganin at kakailanganin mo po nila itong delivery services. Ngayon, kung may kakilala ka, kapitbahay mo, kaibigan mo, na alam mo, nagpapadeliver daily at gumagamit ng delivery services ng Grab, Lalamove or Mr. Speedy, hindi na po nila kailangan yan. Bakit? Isisend mo sa kanila itong link na to and every time they will use your link, ikaw ay tulog man, busy ka or OFW ka na katulad ko, huwag ka na pong mag-alala. Hindi mo na kontrolado kung gano'ng kadami ang pwedeng mag-book gamit ang inyong pong delivery link. At ikaw naman pong may-ari niyan, 3% ka po ng 3%. Lahat po ng magpapabook, kakailanganin po nila ng link. So pwede po silang mag-book ASAP or schedule time. Ngayon, kung ayaw po nila ng delivery link at medyo hassle sa kanila, gusto mo, ito ang ibigay mo sa kanila kasi pwede ka pong mag-share ng ating pong application. So, ibig sabihin, you can ask them or you can inform them na ikaw po ay franchisee ng TokTok, da-download lang po nila yung TokTok application. Now, pag na-download na po nila yan, magre-register lang po yung mga kakilala natin. O, kung sino mga customer po natin, kailangan lang po nila ilagay yung mobile nila, mobile number, syempre, name, last name, email address, kasabay po ng inyong referral code. Ang referral code po, ito po yung ID number mo na pina-activate po natin nung kayo po ay nag-avail ng ating package. So, imagine niyo po, gano'n po kadami ang pwedeng gumamit ng referral code mo, hindi po natin alam kung gano'ng kadami. So what if meron kang 200 na gumamit 200 times, ginamit ang referral code mo, mapalink man yan or referral code in just one day. Multiply mo po yan sa 3% and then kung ang ginamit nilang delivery or yung pong nag-charge sa kanila na delivery fee is nasa 100 pesos, may 3% ka po din ng 3%. And what if mahigit po sa 100 pesos yung ginamit po nila or yung pong na-charge po sa kanilang delivery fee. Pero ikaw, wala ka ng problema kahit saan po nakarating yung delivery po nila kasi ikaw, ang usapan po dito, basta ginamit ang referral code mo at link mo para mag-book sila ng deliveries, ikaw po ay kikita ng kikita ng kikita ng kikita ng 3%. Ganon siya kaganda. So, kayo na po mag-compute kung gano po kadami ang 3% na yan. Now, gaya po na nabanggit ko kanina, you cannot just be an online franchisee kasi bakit? Pwede ka po mag-level up. Pwede kang mag-upgrade, yes, as an operator. Dito, magkakaroon ka po ng another income or another commission po ng 7%. Paano ka po magiging operator? Napakasimple. Step number one, syempre kailangan mo muna maging franchisee kasi hindi ka po makakapag-level up kung hindi ka po mag-a-avail ng ating pong franchise package. So, yun po yung step number one. Step number two, pupunta ka lang po sa, of course, official website po natin ng www.toktok.ph/home kung saan ikiklik mo lang po ang Be a TokTok Operator. Pero hindi po ito mandatory sa lahat. Kung ikaw po ay okay na sa iyo yung 3%, huwag ka na po mag-apply as an operator. Pero kung aspiring operator ka, kung dati kang rider ng Grab at Lalamove, nangarap ka maging operator sa kanila pero hindi ka po naging operator dahil wala naman silang chance na gawin kong operator dito sa TokTok, pwede pong, posible pong matupad ang pangarap po. Noong mga riders kasi natin, karamihan ng mga nag-exist natin na riders, nangarap yung mga yung maging operator. So this time around, pag sila ay nag-avail ng package natin, they can be an operator na. Okay, so libreng-libre pong pag-a-apply niyan. Sobrang simple lang, sasubmit lang po nila yung application na, ilalagay lang po nila yung personal details nila, ia-attach lang po nila yung valid ID, kasama po ng franchise ID number. Ganun kasimple ang pag-a-apply dito sa ating TokTok. At gano'ng katagal naman, Ms. MJ, ang approval process, sobrang bilis lang po talaga.
may mga cases na inaabot ng 2 days, maximum 3 days, pero rare po yung mga ganun case, hindi po madami. Karamihan po sa mga nag-a-apply as an operator, ako po personal experience ko, less than 1 day nakuha ko na po ang aking credential. Sa po akong operator kung saan nag-apply po ako ng 5:56 PM, I mean 9:56 ng gabi, kinabukasan hapon, nakuha ko na po yung credential. Ano po ba itong credential na to? Ito po yung kakailanganin mo or natin as an operator to access our portal. Kasi hindi po lahat ng franchisee may access po sa portal natin. Dahil kung hindi naman po sila operator, wala po silang access dito. So tayo po as an operator, approve operator ang magkakaroon po ng access dito. So, paano ka po kikita? Ulitin ko, sa bawat successful delivery po ng mga riders mo. Pero bago natin yan i-discuss, eto muna. Ano ba yung next step, Ms. MJ? Once na na-approve ka na at nakuha mo na yung access mo, yung credential mo, aantayin mo na po yung tinatawag o ibig sabihin, papasok ka na po doon sa ating technical training. Tignan niyo po yung aking screen. Ito po yung ating mga schedule. Everyday po yan. Okay, so pwede kang mamili kung anong schedule ang gusto mong pasukan. Webinar po yan. Hindi po yan face-to-face. Kasi tayo po, ginawang convenient at portable. Ito pong ating negosyo na kahit po busy ka, mamshi ka, or nasa ibang bansa ka, gusto mo lang gawing part-time to, swak na swak po. So pwede kang umaten ng ating technical training. Dapat ka talagang umaten. Bakit po? Hindi po yan optional. Mandatory po yan. Kasi dito po i-discuss step-by-step lahat po ng kakailanganin nyo pong detalye po dito sa negosyo po natin, dyan po sa technical training. Kasi ako po, yung dinidiscuss ko ngayon is only just 10% of information. 90% wala po sa akin. Nandun po sa technical trainer po natin. So it means mandatory po yan. So pag kayo po ay nakatapos na dyan, pwede ka na pong mag-hire ng mga riders mo. Yes, you heard it right. Pwede ka na pong mag-hire ng mga riders po natin. Sa ganda po ng ating business na package, okay, yung pong in-offer ko sa inyo na 17,088 pesos allotted po sa atin 100 riders. Ibig sabihin, pwede kang mag-hire 20 sa Luzon, 40 sa Visayas, 60 sa Mindanao. Bahala po kayo. Basta maximum 100. So imagine niyo na lang po, yung bawat rider mo, kung naka-10 rider ka or naka-20 riders ka, sabihin na po natin 100 riders. Yung mga riders mo na yan, everyday nag-deliver. Bawat delivery po nila, ikaw na operator nila na nasa bahay lang, kikita po ng 7% commission. Sila po ay kikita ng 80% outright. Kung paano po nila makukuha yung income na yon, dun po sa technical training po ibibigay at i-discuss po yung part na yun. Ngayon, may mga tanong kasi sa akin mostly, Ma'am MJ, paano kung ayaw ko lang ng 100 riders? Kasi gusto kong mas madami. Kasi gusto kong maglagay ng 100 riders sa Visayas, sa Mindanao, pati sa Luzon, para, alam mo yun, sakop nila lahat ng Pilipinas. Pwedeng-pwede po. Okay, dito meron tayong iba't ibang limited offer naman po itong packages na to, kung saan pwede kang mamili beginner package or standard, advanced, or yung global. So, ibig sabihin, pwede ka palang mag-hire ng higit 100. Kasi yung po dinidiscuss ko ngayon, start-up lang po yan. Okay? Ibig sabihin, pwede ka na po mag-start dyan sa 17,088 pesos. Kasi kung 17,800 na kukunin mo, yes, you can hire 100 riders na. Pero dito, kung gusto mo mas maramihan, the higher the package, of course, the higher the income. The more riders you have, the more 7% to come. So, pwede kang mamili. Mamaya na po kayo mag-decide kung ano po yung gusto nyo kunin right after po ng aking webinar. Pwede na po kayo makipag-coordinate doon po sa kausap nyo dito para po ma-process kung ano po ba yung package na kukunin nyo. Yung po 300 riders, package po natin yan, beginner. So, ibig sabihin, para ka lang po kumuha ng tatlong packages ng 17,000. Kaya po siya naging ganyan po presyo po natin. So, pwede nyo po yan screenshot or picturean nyo po, isulat nyo po. Bahala na po kayong mamili ng inyong pong package po dito. Basta ulitin ko, the higher the package, the more riders to have, of course, the more income to come. Okay, ganun po ang sistema po natin. So, you can start now for just 17,888 pesos only. Ulitin ko ha, 17,888 pesos only na wala ka po, ako wala akong nakikita kasi nagnegosyo na po ako eh. So wala akong nakikitang business ngayon na trending
na ang laki ng potential, 11-in-1 sa halagang 17,888 pesos. Kung ikaw po ngayon, na-guest po natin, nag-iisip, ah, magpapagawa na lang ako ng sarili kong website, doon na lang ako magpo-post, wala pong problema. Pero I will tell you po, yung 17,888 na yan, kulang na kulang po yan. Baka www. Pala, wala pa yung kung. Okay, kung sari-sari store naman po ang naisip nyo, mas lalong hindi po enough ang 17,000. Baka sari-sari pa lang, wala pa po ang store. Kasi ang mamahal po ng mga bilihin ngayon sa Pilipinas, my point here, once in a lifetime po kakatok itong ganitong opportunities, lalo na po sa gitna ng pandemic. In every crisis po, there's always an opportunity. So ito na po ang perfect negosyo po para po sa bawat isa po. At isa na po kami dyan sa talagang kumikita na. Wala na po reservation, limited slot kasi to eh. So if I were you, grab it or take it lang po. Okay, grab it or take it lang po after po ng ating webinar. Okay, so magkano po ulit yan? 17,000. How to pay? We have payment link here. PayPanda po is the best way for us. It's the fastest way para po ma-avail nyo po ito. Ibibigay po namin sa inyo ang details o bibigay nyo po sa amin ang mga detalye nyo para po magawan po namin kayo ng payment link. Hindi po ako kung sino po yung kausap nyo. Okay, so meron din po tayong option dito over the counter pero hindi po advisable lalo po sa Pilipinas. Bawal po ang lumabas. Huwag na po tayong makipagsapalaran doon sa ating health kung pwede naman pong bayaran through online. Okay, so yun lang po. Pagkabayad nyo, tuloy-tuloy na po yan. Ipapa-activate po natin yan. Or pwede rin po tayong makipag-ugnayan sa mga mobile center holder po natin, they're authorized to transact our packages po. Okay, so pwede din po silang mag-process ng inyong pong mga payment or mga ano po, mga packages po. Okay, so yun lamang po, tapos na po ako, ganun lang po siya kabilis. At bago po tayo magtungo sa ating pong Q&A, kung meron po kayong hindi naintindihan, okay, clarify po natin maya-maya para magkaroon po tayo ng discussion. Make sure po nabuksan nyo po inyong camera. I think a-accept po ako ng 3 to 4 question. Maximum na po 5 or 3 na lang po kasi baka yung tanong ng isa, yung di po yung tanong ng iba, di ba? At least maano na po natin. So bago po tayo magtuloy-tuloy doon sa ating question and answer, panoorin nyo po yung ilan po nating mga motorcade na naganap. Ito po yung mga kapwa po natin na mga operators, mga riders, nagsama-sama po yung mga yan. Padami na po ng padami yung mga gumawa po ng motorcade, but I just only have few videos here na mga motorcade po natin. Kahapon, nagkaroon po ng motorcade sa Ilocos. So, yan po, may mga operator din po ako dyan na sumama pati po sa Asingan, Pangasinan. So, yan po yung mga recently. Ito po ipapakita ko is Cebu Motorcade, Bacolod, Cavite, Nueva Ecija, and Bulacan. Pati meron din po tayo sa mga Laguna part. So, panoorin niyo po muna ito para ma-amaze po kayo. So yes, naanagyot sa Cebu ang tok-tok, manuktok na sa inyong mga panimalay. We are so happy to announce nga managanagyot sa Cebu ang tok-tok. So we will be helping all Filipinos, we will be supporting all businesses in Cebu, nationwide, and sa region Visayas. The first franchise delivery service means nga itang mga ordinaryo, mga yanong mulumulupyo sa Subo, makapahimulos ani nga servisyo o ani nga negosyo pamaagi sa pag-franchise, kita mahimutang usaka operator. Kunya maka-operate, dili lang kayo sa Subo, nationwide ni ang ato ang coverage na pwede tang maka-hire o mga riders na po-deliver, mga padala sa atong mga kliyente. As operator, dako jud kayo nga opportunity ni kay aside from delivery, doon na tayo gibundle nga like sa shoemaking, mga food products, mga health and beauty products na to, kani nga klasis negosyo. Wagi na sa sukat, mahunong, diretso gid bisag natay pandemic. Boss Jonathan So at saka si Boss Carlito, makadangdang, maraming salamat po sa binigay nyo na oportunidad para sa amin lahat na mga operator at rider. Laking tulong po to sa amin. Maraming salamat po sa lahat. Portado po, buong tok-tok po. Tok-tok Cebu. This will be a good start para sa ato ang business and we will support you all the way. Again, this is partnership. Dili ni sa empleyado-employer relationship. We are all business partners, so we support each other.
So, yan po yung mga motorcade. Ito po yung last Bulacan. So yan po yung iba't ibang mga motorcades po natin na ginawa po ng mga operators natin, pinagsama-samang mga ano yung pag-organize po ng mga riders, mga franchisee, even po mga operator. Hindi po yan inorganize ng company po natin. Sila-sila lang po ang talaga nag-organize niyan kasi ginawa po nila yan para mas makilala po tayo sa buong Pilipinas. Support po ng bawat isa po yan. At hindi lang po yung mga yan, meron din po tayo sa San Pedro, Laguna. Okay, nagkaroon din po sila ng motorcade. Of course, yung mga taga-Bataan, hindi rin po naman. So, from Bataan, meron din po tayo sa Tagu, meron din po tayo sa CDO, Cagayan de Oro, at of course, sa Tugigaraw. Ayan po, diba? So, iba't iba talagang mga supports ang makikita po natin. Yan po yung mga nakaka-good vibes talaga. Dahil makikita mo na kahit po sobrang bago pa lang si Tok Tok, yung pong pagtangkilik po ng bawat Pilipino po, sobrang dami. At parami pa po tayo ng parami dahil kailangan pa rin po natin ng iba't iba pa pong mga operators. Of course, sa iba't ibang panig po ng Pilipinas. At isa po din sa gusto kong i-share sa inyo, yung isa po nating napakabait na mayor at napakasipag din at napakagaling na mayor po ng Valenzuela. Kung meron po tayo dito from Valenzuela na mga guests, for sure kilala niyo po si Mayor Rex Gatchalian. Isa po siya sa talagang humanga po sa ating business. Kasi hindi lamang po magagalang yung mga Tok Tok rider po natin. Nakita po niya yung ganda, yung pong ginawang konsepto ng ating mga owners kung saan napabilib po siya dahil first time in the, o kaya first in the history nga talaga ng Pinas na meron pong negosyo na na-conceptualize po ng ating pong mga kapwa Pinoy. Okay, so sila mismo ang nag-program ng application, hindi po katulad ng iba na delivery services ay galing pa po kay mga foreign national po ang nagdala sa Pinas. Okay, yan po yung mga talagang nakaka-wow at good na good vibes. The same time, nagpasalamat din po yung ating mayor na si Sir Rex Gatchalian dahil namigay po ng iba't iba po mga face mask
at mga vitamin C po yung ating tok-tok management. Okay, so yan po yung talagang sa ganitong panahon po na nakakaranas po tayo ng iba't iba, kaliwat ka ng po mga bad news, di ba? Katulad po ng balita na meron pa rin po tayong curfew na nagaganap, di ba? So, kung iisipin nyo, parang isang taon nang nakalipas kasi natatandaan ko, April din po ako nagpasarado ng aking food cart. Isang taon na po ang nakalipas, pero nandito pa rin po tayo sa situation na ganito. Pero instead na diyan po tayo magdwell, instead na diyan ka lang po magdwell, no, wag po natin isipin na puro lang crisis at pandemic ang nagaganap po sa atin. May mga opportunities kasi tuloy-tuloy po ang buhay. Nandito po ang business natin na kung saan nabibigay po sa inyo ng pagkakataon po na tayo po ay kumita, makabangon, makabawi po kahit po tayo ay merong crisis na naranasan. Okay, so ito po yung negosyo na sobrang trending, mapagkain man yan, health and wellness, isama pa po natin ang delivery services. So kumbaga wala ka na talagang hanapin pa, nandito na po lahat. So once in a lifetime lang po may ganitong opportunities. Okay, so yun lamang po, maraming pong salamat. Of course, palakpakan po natin virtually po yung ating pong negosyo. Ayan, kumalakpak si Sir Louie kahit hindi ko naririnig. Okay, so yun po, pwede na po tayo mag-proceed sa ating pong question and answer at maraming pong salamat sa mga 27 millions po natin ng mga participants po natin na nandito. Okay, yung iba po is for sure nawalan ng signal. Yan ang problema sa Pilipinas eh, nawawalan ng signal. Okay, di bali na mawala ang pusa, wag lang ang signal. Di ba, sa Pilipinas? So yun po. So I think we can proceed na po sa ating Q&A. Stop ko na po siguro itong aking sharing. Ayan, so narito pa po yung ating mga iba't ibang mga guests at good job si Sir Louie, mukhang nahinig talaga ng mabuti. Sir Louie Agustino. Ayan. So sa mga guests po natin dito, wag po kayong mahihiya na magtanong just in case meron po kayong kailangan i-clarify po pa para bago po natin i-avail siya. So at least wala na po sa isip niyo yung konting mga natitira pang agam-agam po dyan. Okay, kasi meron po akong in-invite na special guest po natin. Busy po ito sa taping niya. Talagang iniwan niya po para lang po tayo ay mapasilip po niya maya-maya yung ito pong tinatawag nating operator portal. Kasi I'm sure medyo nakikurious kayo, paano nagagawa? Paano kami mag-hire, Ma'am MJ? Ano ba itsura ng portal? Paano nga ba yan? Though ipapaliwanag naman po yan sa ating technical training, pero special po itong araw na to dahil pinagbigyan po niya ako. Okay, matagal ko na po itong nire-request, pero grabe, bagong gupit, high cut pa talaga to si Ian, ang ano natin, special guest. Bawal po ito ipakita. Actually, confidential po yung ipapakita niya eh. Pero since special po yung mga guest po natin, sige, nandito po yung admin pala natin, no. Iano ko, acknowledge ko po yung presence natin, Madam Admin. Ayan, si Ma'am Ana Untalan. May question po ba bago ko tawagin yung ating special guest? May nagsalita kanina or wala? Or guni-guni ko lang? Guni-guni ko lang. Baka may katanungan kayo. Wala po ba? Kasi ito po ay mamana, paalam lang po ako na i-share lang po natin. Saglit lang naman po. Ipasisilip lang po ni Sir Gary Yabaw yung kanyang portal. Ayan. Para po, ma-visualize niyo po kung gaano po kaganda yung ating pong business, especially po yung ating portal. Kasi ito pong tao, ayan, nag-approve na si Ma'am. Tinitingnan po kasi yung kanyang thumbs up eh. Ito pong papakita niya is portal po ng operator na hindi po dahil nasa malayo siya, hindi niya po magagawa itong business. Kasi nga, again, this business design para po sa atin na kahit tayo nasa bahay. Kasi lang, online lang po ito talaga. So kahit siya po ay nasa Dubai, partida, ilang milya-milya po ang layo, pero talagang nagagawa niya po itong business. So walang reason, especially yung mga nasa Pinas, na hindi po magagawa itong business. So ito na po, hindi ko na patatagalin, na napakagwapo. Sir, smile naman, hindi kita tatawagin ito pag hindi ka na-smile. Ayan! Di ba? Ang ganda-ganda pag dimple. Ako dapat yung dimple, pakita muna bago i-ano. Sige, pa-smile talaga. Hindi ako magsalita. Oo nga eh. Gary, hello po. Ayan, yes, Sir Gary. Ayan. Thank you so much, Ma'am MJ. Maraming salamat po at magandang hapon po at magandang gabi sa lahat nandito, lalo na po yung mga guests natin at yung mga napakasipag nating mga business partner, yung ating mga leaders talaga naman nandiyan talaga nakatutok sa atin, nakaantabayanan, kumbaga. So ayan po, nasabi namin yung Ma'am MJ kanina na isa po akong operator, so nandito po ako sa Dubai. So alam ko napakami ng business na pinag-aaralan ngayon, ano? Set aside muna natin yung iba.
ang pag-usapan mo na ipapakita ko sa inyo yung pagiging isang operator. Okay? Yan, sir. Yan. So, ayan po. Ito po yung sinasabi kanina ni Ma'am MJ na ating referral code or franchise ID number. Okay, makukuha nyo po yan once na naging franchisee na po kayo. Okay, yung naman na yan, ibibigay po sa inyo yan ni TokTok once operator kayo. So, ito yung portal. So, mag-login muna ako. So, magkakaroon kayo nito once na naging operator po kayo. Okay? Ayan. So, nakikita nyo po sa screen, ito po yung ating tinatawag na operator portal. Okay, magkakaroon po kayo nito once na naging operator po kayo. O paano ako nag-hire ng aking mga riders? Kasi yun ang karamihan natin ng mga guests. Okay? O paano sila mag-hire ng riders? So, simple lang po. Ang ginagawa ko po, nag-post po ako sa Facebook. Okay? May nag-comment na gusto maging riders. Ang ginawa ko, minessage ko po personal. Messenger, WhatsApp, at Viber. So, ganun din po ang gagawin ninyo. So, hindi nyo na kailangan pa magkita para magpasa si rider ng biodata sa'yo. Okay, ang gagawin nyo po, kung nakikita nyo po itong TokTok Operator Rider Application link, ang gagawin nyo lang dyan is i-copy yan at isend nyo po sa kanya. Okay, kung saan po kayo nag-uusap, pag binuksan po yun ni riders, lalabas na po dyan yung application form. At pipilapan po ni riders yan online din. Hindi, pag complete na po yung application niya, submit niya lang. Pag yung application niya is approved na, isend nyo naman po itong TokTok Rider app. So, ganun din po ang gagawin ninyo, copy and then isend nyo po sa kanya. Ito po yung system naman na ida-download naman ni rider sa kanyang cellphone. Ito ang system na magde-detect doon sa mga nagpapa-deliver gamit ang ating TokTok apps. Okay? So dito po nagkakaroon si rider ng kanyang bookings, yung mga deliveries niya. Ayan. So sa mga guests natin, wag niyo po ito muna sauluhin ngayon. Alam ko nga, malilito po kayo. Dahil nasabi naman po kanina ni Ma'am MJ na i-discuss po ito sa mga technical training natin. So isa-isa po ito ituturo sa inyo once na naging operator kayo. Okay? So ipakita ko sa inyo kung saan nyo naman makikita yung inyong mga riders once na may mga riders na po kayo. So ito po, dito nyo rin makikita yan yung riders ko. Apat pa lang po yan yung hinired ko. Okay, isa dyan is pinsang ko, bayaw ko, at yung dalawa is kaibigan ko sa amin sa Laguna. Taga Laguna po kasi ako. So ayan po, sila muna yung aking hinired kasi nung nag-lockdown sa Pilipinas, nawalan po sila ng trabaho, nagsara yung company nila at isa po sila sa natanggal sa trabaho. So ang maganda ngayon, ang good news, dahil isa akong operator, kahit nandito ako sa Dubai, hinard ko po sila as a rider. So ngayon po, tumatakbo na yan sila, bumabiyahe na sila, mas malaki pa po ang kinikita nila kaysa doon sa dating trabaho nila. So ang kagandahan po sa business natin dito is hindi lang po tayo nandito para kumita. Nandito po tayo para makatulong sa ating kapwa. Lalo na po ngayon, naka-ECQ na naman sa Pilipinas. Diba hindi natin alam kung kailan matatapos ito si COVID, kaya kailangan po natin gumawa ng paraan at para makatulong po tayo sa ating mga kababayan. Okay, so ipakita ko po sa inyo kung gaano naman karami yung mga gumagamit na ng ating TokTok apps. Which is sinabi kanina ni Ma'am MJ, 3 months pa lang po tayo, di ba? Bago pa lang po tayo. So ayan po, ipakita ko po kahit bago pa lang tayo, kahit kapapanganak pa lang natin, nakikipagsabayan po tayo dun sa mga malalaking delivery service sa Pilipinas. Nakita niyo naman kanina yung mga marketing material na pinakita ni Ma'am MJ, di ba? So ipakita ko po sa inyo kung gaano karami na yung gumagamit ng ating TokTok apps. Ayan. So dito, napakaganda dito sa system na to. Pwede mo i-guide yung riders mo. Diba, pag nakita nyo, ayan, pwede nyo po sabihan yung riders nyo na pumunta sa lugar na yon para makita po yung tumambay lang siya sa lugar na yon para makapick up siya ng mga delivery. So hindi niya kailangan ni riders magpaikot-ikot pa para hindi po siya mapagod at maubos yung kanyang gasolina. So kung nakikita nyo po itong kulay pink na to, yung kulay pula na yan, yan po yung mga nagpapabook, nagpapadeliver gamit ang ating TokTok apps. Yung kulay green naman na yan, yan po yung mga dinidelivera naman ni riders. Okay, so tingnan natin ngayon tong araw na to. Ngayong araw na to, kung gaano karami yung gumamit ng ating TokTok apps. Ayan, kunting pasensya sa aking internet at medyo mabagal. Marami yata nagpapadeliver ngayon kasi ngayon naka-ECQ sa Pilipinas. Talagang napakaganda po ng business natin na to. Ayan, wait lang. Yan. So wait lang po tayo. Mukhang marami yata nagpapa-deliver ngayon, okay? So ayan, wait lang. Nakatambay lang kaya padala ng padala, Sir Gary. Oo nga po, Ma'am MJ, sigurado napakarami ngayon, nakatambay lang sila doon sa arena yan. Ayan.
So ayan po, naku, kaya pala napakabigat eh, napakarami pala ng nagpapat. Wow, grabe ah. So ganyan po kadami yung gumagamit ng ating TokTok apps. Okay, kung nakikita nyo po yan, yung kulay pula at saka kulay green na yan, hindi po yan bulaklak ha, hindi po yan puno. So, yan po yung mga gumagamit ang gumagamit ang ating TokTok apps. Nakailang zoom in na ako, hindi pa rin makita. So ganyan po karami. Diba? Ito is Metro Manila ito. Kung mga... Sabi yan ha? Grabe oh, ayaw pa rin oh, ayaw pa rin mag ano itemize kumbaga, Sir Gary. Yung mga po. Hindi ko makita yung mga lugar ko. Napakarami po diyan sa Metro Manila, yung ito yata Valenzuela yata ito. Ayun. So napakarami po diyan kung nandiyan po sa area na to, sigurado napakaswerte niyo po dahil marami po nagpapabook diyan, nagpapa-deliver gamit ang ating TokTok apps, okay? Yan Metro Manila dito sa bandang norte. Ayun po napakarami, parami nang parami dito sa bandang norte kasi may mga motorcade po ang ginagawa ng ating mga business partner natin diyan. Ayan po, kung nakikita nyo po, talagang marami na po. Ito, 3 months pa lang po tayo, ha? Hindi pa tayo nag-a-anniversary sa TokTok. 3 months pa lang po tayo. Imagine mo kung umabot tayo ng 1 year from now, 3 years, 5 years from now, kung gaano na ang kulay nito. Okay, kung nandito naman po kayo sa area na to, na medyo panakanaka pa lang, diba? Kung konti pa lang, baka iniisip nyo siguro, ayaw ko muna, dahil konti pa lang pala sa amin. Huwag po kayong malungkot. Bagkos matuwa po kayo, bakit po? Dahil sa dami po ng Pilipino sa buong mundo na pwede naman nandito siya ngayon sa Sumwebinar na ito at makakita ng business na ito. Ikaw ang nabigyan ng chance para makita ang business na ito. Kaya magpasalamat po kayo doon sa mga nag-invite po sa inyo, yung mga sponsor ninyo na kayo po is na naimbitahan dito sa Sumwebinar at nakita nyo na itong business na ito. Kayo ang nauna. Diba? Kaya kung nandiyan kayo sa area na yan, unahan nyo na dahil mamaya may Zoom na naman kami. Sigurado baka mamaya may aatin na naman ng taga-Rayan sa inyo, maunahan ka pa. Diba? Mas maganda po yung nauna kaysa nauunahan. Napakarami na pala dito sa Apare, mayroon na tayo. Napakarami po. Sa dulo eh, no? Nung Pilipinas, Apare. Upo. Bumayin dyan po, may Apare na dito sa mga, no? Ayan po. Napakarami na sa bato. Tigigaraw din, ang dami yung tigigaraw. Tigigaraw, napakarami na pala. Ayan po. So ganyan po ito, everyday po ito yung update ng system natin. So araw-araw po itong resulta ng ating ano, ang ating delivery. Okay? So punta po tayo ng Visayas at Mindanao. Kung may mga taga Visayas at Mindanao dito, baka nag-iisip po kayo sa amin kaya mayroon. So ayan po, wag po kayong mag-alala dahil nationwide na po tayo. Which is 3 weeks pa lang po tayo naging nationwide. Okay? Yan sa taga Bicol diyan, ayan napakarami na diyan. Ito po sa Bacolod, Iloilo, ayan po sa Cebu, sa Lapu-Lapu, napakarami na po diyan. Sa Bohol, ayan, napakarami na dyan. Sa Davao at General Santos, sa Buanga, ayan po. Napakarami na po nang gumagamit ng ating TokTok apps. At Pagadian City, ayan po. Sa Davao area, ayan po. Napakarami na po. Okay? Ayan po. Kung mga, I hope na nabigyan po namin kayo ng tip sa pagiging isang operator po natin. Ayan po. Magandang hapon at magandang gabi po sa lahat. Mula po rito sa UAE, live nag-uulat ang inyong katoktok. Magandang po sa lahat. Thank you, Ma'am MJ, Ma'am Janet. Thank you so much, Sir Gary. Ayan. So, diba, makikita nyo kung gaano po kaganda yung ating pong portal at lahat naman po yung i-discuss through our technical training. So, thank you so much po, Sir Gary. Meron pa po ba tayong mga question para po bago ko po i-chismis yung mga good okay, news question. Po na kaabang-abang. Is, yeah, baka Sir Hector, baka may question. Opo, meron po. Yes po. For example, Sir, pabuksan natin yung camera natin para makita po kita. Paano po? I-click mo, sir, yung icon. Kaya naka-open ang camera ni Sir Hector eh. At pa-click ko na lang. Request ko kayo na mag-start ng video. Ayan. Yes po, sir. And then, click mo na lang po yung audio. Yung microphone po para unmute nyo lang po, sir. Okay. Yun po ba? Okay na, okay sige na po ba? Mihina yung sige po. Siguro. Ayan. Okay po. Anong pong tanong? Ma'am, for example, pag operator ka na, syempre may rider ka. Yes po. May motor siya. Yung lagayan nun, sino magpo-provide nun? Sir, ano po, kailangan pong bilhin ng mga riders po yun. Kahit saan pong delivery services, mga rider po ang bibili ng kanilang insulated bag. Didiscuss naman po yun, sir, sa technical training. Pero ideal lang po, yes, they have to buy yung pong insulated bag. Pero for the time being, since wala naman silang access sa portal, ikaw po ang pwedeng umorder muna. Order ka po dun sa portal natin and then ibibenta mo yan. Sila po magbabayad sa
yung mga rider mo ang magbabayad sa'yo. So case to case, pwedeng ipalibre mo sa kanila. Yung iba naman kung mga operator natin na generous, 3 months to pay. Kumbaga, internal agreement yun na lang po ng rider kung ano. Kung gusto mo ba, bayaran niya agad sa'yo cash or ano po. Pero ikaw po kasi ang bibili niya sa portal kasi tayo po ang may access sa ating pong portal. Nandun po yan, pwede mo siyang i-shop sa ating operator portal po. Sa pa po, ma'am. Pwede. Po. Sige po, wala pong problema. For example, pag franchise ako, di ba, magbubook ako. Ako mismo ang magbubook, di ba? Ah, hindi. Kung franchisee ka po, sir? Or paano po? Franchisee ako. Paano ito po lang, sir, yung mga link natin. Yung mga customer po natin ang magbubook. Ah, okay. For example, ano ba yun? Paano makakuha ng customer? Ano ka makakuha ng customer, sir? Una, meron na po tayong mga nag-exist na customer. Sila po yung mga application user, yung mga app user. Kaya po tayo ni Kim napakilala sa Pilipinas, di ba, nagbi-billboards para po magkaroon na makakatch po tayo ng mga application user o yung mga link user. So pag meron na pong nagda-download ng application sila, most probably, of course, malaki ang percentage na gagamit po yan ng delivery services kasi kaya yan nag-download ng application ngayon. Since nag-download sila, we can consider them as a customer na. So, yung mga yan, di natin alam kung nasaan yung mga yan. Iba't ibang panig ng Pilipinas, may mga nagda-download. Currently, we have 500,000 application user as of yesterday. So, 500,000 yun na merong application. So, sila po yung mga customers na time to time gagamit ng ating application. So, once ginamit po nila yan, magpapadeliver po sila. And you'll never know, mamaya yung makaka-accept ng booking nun, isa pala sa mga riders mo, sir. So, hindi po ikaw ang gagawa ng ano, ng customer. Pero may mga operator kami na gumagawa ng diskarte, yung katabing po nilang tindahan, kinukontrata na nila na gamitin mo yung rider ko, tatayo siya sa harapan ng tindahan mo, mag-book ka, and then siya po ang mag-deliver. So, ano yun? Case to case yun kung gusto mong ganun diskarte kasi may mga operator po ako from Surigao at Iloilo, ganun po ang ginagawa nila habang pinapakilala po nila ang ano, ang tok-tok. So, pwedeng ikaw gumawa ng customer or hayaan mo na po nga ang company natin. Pero I would suggest, since partners ka po namin, negosyante ka din, promote mo din syempre yung ating tok-tok para din makilala din. Kumbaga, we can do our part as a franchisee na mag-promote ng ating pong application. So, yun, dun po magagaling yung mga customer natin. Kasi the more may mag-book, the more may magda-download na application, so the more na meron tayong mga customers po. So, kaya so, po, tuloy-tuloy yung pagpapromote po. So, company na yun yung mag-endorse? Nagpapromote, sir. Opo, sila na po. Nakikita nyo, di ba, may mga artista tayo, endorser. Yung pong ginagawa ng mga motorcade is a way of promoting our business po. So, since yung mga tao nakita ang motorcade, maki-curious, may tok-tok pala, magda-download ng application. So, hindi na po sila magpapabook sa Grab, lalamog, kasi nakita nila na ano pala, okay na okay pala ang tok-tok. So, sila po yung mga possible customers po natin. One more question na, pwede. Sige po. Last na yan, sir, kasi yung papa okay. Si Ma'am Hana na po ang bahalang sumagot sa'yo. Paano, for example, paano ako magpapasok ng tawag ito? Yan ang sige, sir, kaya mo yan. For example, franchisee ako. Kailangan po mag-umita, di ba? Pwede namang, sir, wag kung ayaw mo. Hindi. Kailangan mo umita, di ba? So, siyempre, kailangan paano ko yun, paano ko yung gagawin yung, example, mag-ano ako ng ads, di ba? Ganun ba? Opo. Nag-promote-promote ka, sir, ng link mo, sir. Ng referral code mo saan. Sir, iba, sir, para hindi ka malito, iba yung kita ng online franchises sa operator ha, para hindi ka kumalito na. Yung pong, para sa mga guests din po natin, yung online franchise, pag franchisee ka lang, ang kita mo manggagaling sa pagpo-post mo ng link at mga referral. Regardless kung sino po ang tatanggap ng bookings na yon. Ang usapan doon, nag-post ka ng link, nag-post ka ng referral code mo, may gumamit, may 3% ka doon. And then, iba pa ang kita mo as an operator. Yung operator, ang kita mo, manggagaling sa sipag at tiyaga at deliveries po ng mga riders mo.
So, separate naman yun. Pag pinagsama mo, may 3% ka sa online franchise, may 7% ka pa. So, total, para kang kumita ng 10%. So, pwedeng hindi ka na mag-promote ng link mo kung ayaw mo. Gusto mo lang, antayin mo na mag-deliver yung mga riders mo at antayin mo na lang yung 7% mo sa mga dinideliver nila. Pwede din naman. O, pwede mo namang isabay habang mga riders mo nag-deliver, ikaw, nagpo-post ka ng online franchise link, online delivery link mo para may income ka din extra na 3%. So sa ano na lang ano diyan ma'am sa technical no. Opo, lahat naman po yung didiscuss naman po technical sa technical training po. Okay po, wala ma. Thank you po. Thank you Sir Hector. Ayun, Miss Angie, so, may mga question po sa chat box. Sige, walang problema basta si ano po, teka ha, dito natin. Ito si Sir Orlando. Meron po ba employee-employer? Ako na ba? Employee-employer relationship between operator and rider. Sir, ito pong employer, kasi hindi po tayo traditional na negosyo, na kumpanya, they are consider them as partner po. Hindi po natin sila empleyado. Hindi po tayo amo, hindi tayo boss. Though we are partners, tayo po ay mag-a-assist po sa ating mga riders. Kung baga, may relationship, hindi parang boss ka nila, tauha mo sila o tauhan ka nila, boss mo sila, wala pong ganun. Pantay-puntay po yan, business partner po tayo. So, yun po yung ating ano dito. At saka, yung mga riders po natin, hindi natin tauhan kasi hindi naman tayo magpapasahod sa kanila. Commission-based kasi sila, di ba? Yung mapapa-deliver nila, yung i-accept nilang booking, mag-deliver sila, may 80% sila. Tapos ikaw ay, yung rider na yung connected sa'yo kasi ikaw po ang operator niya, may 7% ka. So, ganun po yung ano natin. Sige, basahin ko pa yung iba. Meron nga rin naman nakasagot. Yung top-up daw po, tinatanong po niya. Kung meron daw pong top-up. Ang top-up po is si Ma'am Timmy. Sir, Timmy ba to? Timmy po. Franchisee na ba to? Franchisee ka na po ba, MJ, franchisee na po si Ma'am Timmy. Kahapon lang po. Oh, sige. Invite na lang ni Ma'am Erica. Then, sa Friday na lang po natin, Ma'am. Kasi dinidiscuss po yan, Ma'am. Level 2 na po yan yung ating po mga top-up na yan po.